Hi mga ka-agri, ngayon po ang ating tutorial video ay ang leaf spot. Leaf spot in beans. Sana po samahan niyo muli ako hanggang matapos po ang video na ito at huwag kalimutang mag-likes, comment, share and subscribe sa aking channel. Thank you! May vlog po ako ng Negro Star Sitaw kung ito po ay napanood nyo. Ngayon po ito po ang nagyari, dami po siyang ganito. Ano po kaya ito? Ito po ay leaf spot. Ano po ba ang leaf spot? Leaf spot sa beans ay maaaring magsimula bilang isang sakit na dala ng buto, pagbawas at pagpatay sa mga batang halaman habang umuusbong ang mga ito, o mas karaniwan bilang isang bitik ng dahon na maaaring kumalat sa mga bean pod. Ang mga dahon na nakalantad sa araw ay kadalasang nagsisimulang magmukhang sunog sa araw, na may mamula-mula o purplish na pagkawala ng kulay at parang balat. Ang mga malubhang apektadong itaas na dahon ay madalas na bumabagsak, na iniiwan ang mga tangkay na buo. Ang mga mas mababang dahon ay maaaring manatiling hindi apektado o nagpapakita lamang ng limitadong fungal spotting. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa ilang taon. Ang sakit ay madalas na nangyayari kapag ang mga halaman ay lumaki sa basang mga tagpi, lalo na kung saan ang libreng tubig ay nananatili sa ibabaw ng lupa. Karamihan sa mga sakit sa leaf spot ay sanhi ng fungi, ngunit ang ilang mga sakit ay sanhi ng bakterya o iba pang pathogens. Maraming mga pathogen ay medyo partikular sa host at magdudulot lamang ng sakit sa mga puno sa parehong pamilya. Halos lahat ng mga puno at shrub ay madaling kapitan ng isa o higit pang mga sakit sa dahon. Ang leaf spot ay isang limitado, kupas na kulay, may sakit na bahagi ng isang dahon na sanhi ng fungal, bacterial o viral na sakit ng halaman, o ng mga pinsala mula sa nematodes, insecto, environmental factors, toxicity. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Ang isang maagang sintomas ng bacterial leaf spot ay maliit, mas mababa sa 0.25 pulgada ang lapad, nababad sa tubig na mga bitik ng dahon sa mas lumang mga dahon ng halaman. Ang mga sugat na ito ay kadalasang napapahangganan ng mga ugat ng dahon at angular na hugis. Karamihan sa mga bitik ng dahon ay sanhi ng fungi, ngunit ang ilan ay sanhi ng bakterya. Ang ilang mga insekto ay nagdudulot din ng pinsala na tila isang sakit sa dahon. Ang mga bitik ng dahon sa mga puno ay karaniwan at sa pangkalahatan ay hindi nangangailangan ng pag-spray. Ang bitik ng dahon ay maaaring magresulta sa ilang pagkabulok ng isang halaman. Po ang tinatawag na leaf spot po. Una po, ayan po. Una, makikita nyo po, maliit pa lang na batik po siya. Tapos hanggang nalalaki, hanggang na ganito po, sasakupin po niya yung buong dahon. Ito po oh, ayan, nasakop na. Kung gusto ito, mga ka-agri. So, ito po sa umpisa, ganyan lang po, yung maliit lang po siya na, una, maliit lang po yung spot po ng punggus hanggang po siya palaki ng palaki. Magiging ganito po siya. Ang masaklap po, ito po yung bago pa lang po siya na usbong yung dahon. Natamaan na po siya. Hindi na po siya lalaki ng maayos. Yan po na umus. Ito po ang pinamasaklap. Subali ito po. Tumuloy. Kasi naano na po siya ng fungus, leaf spot po. Ganito po siya oh, ganyan. Bikita niyo po, ganito, maliit pa lang po siya. Mag-spot po siya ng yellowish hanggang po. Lumaki-laki po siya. Kalap po siya, mag-spray po siya hanggang ganito. Ayan, tuloy na po mga. Tuluyan na pong masira yung dahon. Kaya kailangan po, sprayhan po natin ito ng fungicide po. Para po sa fungus. Para maagapan po siya. Kasi po dahon po ang problema sa kanya. Ayan po, nag-leaf spot. So bali, fungus po yun.
Pero kung ang problema po doon sa puno mismo, bakterya na po yan mga ka-agri. Kaya kailangan po agapan po natin ng mga fungicide, mga systemic po. Isa pa lang po siya, hanggang ito pong mga to, kakalat po yan, sasakupin po niya yung buong dahon. So paano po siya lalaki ng maganda kung titirahin po niya yung dahon? Yung leaf spot po yan. Yung fungus po na yan, titirahin po niya yung buong dahon. Fungus. Paggamot, putulin at alisin ang mga apektadong dahon. Magbigay ng madalas na paggamot ng neem oil o iba pang fungicide sa mga dahon. Iwasang lagyan ng tubig ang mga dahon habang ito ay gumagaling. Pansamantalang ilayo ang halaman sa ibang halaman. Subaybayan araw-araw upang matiyak na ang impeksyon ay tumigil sa pagkalat. Ang mga sakit sa leaf spot na dulot ng fungi at bakterya ay kabilang sa mga pinakakaraniwang problema para sa mga ornamental growers. Maraming iba't ibang pananim ang apektado ng mga species ng fungal genera na Alternaria, Cercospora, Colletrichum anthracnose at Myrtaceae. Para sa tagsibol at tag-araw na butik ng dahon, ang mga preventative fungicide na aplikasyon o mga aplikasyon sa mga unang yugto ng pag-unlad ng sakit ay nagbibigay ng pinakamahusay na mga resulta. Ang mga produktong naglalaman ng iprodayon, chlorothalonil, mancozeb, difeconazole, fludioxanol, azoxystrobin, o pentheopirad ay karaniwang nagbibigay ng mahusay na kontrol sa mga sakit sa leaf spot. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate, just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build.